at this time sa auntie, paano ba to? Pag ikaw yung nasa side ng blacklist, anong paano mental fortitude ang kailangan mong gawin dito? Parang ang kailangan mo lang talagang gawin eh, parang i-take into consideration mo yung hero picks ng or ano yung nangyari sa first two matches. Pero ilabas mo pa kung ano yung hindi mo pa nailalabas eh. Kumbaga, sa series na to eh. Kumbaga, ipakita mo kung sino ka, kung sino, magpakilala ka. Magpakilala ka, Bert. Magpakilala ka. And dito nga, magpapakilala ang Blacklist International kasi bumalik sila sa dati nilang ginagamit madalas. Yeah. Doon kay The Queen na kung saan gamit niya ngayon ang kanyang airline. Ito ang gusto ko pag-usapan na the XP laner, Sanford versus Edward. Binabanatan ngayon ni Sanford si Agent Zero. Wow, grabe naman yon. Sanford getting out half health. Kumatlin eh. Sino ba lamang dito sa tingin nyo, yung Joy versus Arlott? Well, lagi madali talagang panigan dito yung Joy kasi para mas madami kang mga moves. So kung usapang lamang, mabibigay mo sa Joy doon sa ease of execution. Pero truthfully, hindi naman din talaga malaking kalamangan yun. Kaya lang din, ito yung interesting kay Edward, no? Hindi siya nag-tenacity. So nagagamit siya ng unbending will. O, laban tayo. Laban. Parang nanggigil na si Abudjing eh. Parang sabi niya kanina pa ako reactive type eh. Gusto ko ako naman yung a-action. Ako naman ang babanat. Especially with this Arlott. You have a lot of true damage and burst output para side ng Blacklist. Yung mga Willow Whips, yung ultimate ni Yue ay nandyan din. Pero ito yung gustong laro din ng Echo eh. Yung para bang sumasapak pabalik yung kalaban nila. The more na pumapalag, mas magiging ganado din talaga yung isa't isa. And si Wise dito, kahit lumalim siya, hindi niya gaanong minamind. Pero andito pala si Yawi, tsaka nakabang din si Carl Tizzy. So maaari nga nila makuha yung first blood. And the Echo, na-utilize nila, or kumbaga na-capitalize nila yung error ng Blacklist International. Nakailang streams na tayo na nakita mula kay Yawi na ni-utilize yung Concussive Blast, Jit Kune Do combo, at nakuha nga ulit sila ng first blood. Yep. Ang kagandahan dito, since si Sanji ay nandun malapit doon sa kill, magle-level 4 siya without having to rotate doon sa may top lane. Grabe yung ginagawang aggression ng Echo. The force agad. Kaso nga lang, si Carl wala na kayong heavy spin. At aabot ata dito yung follow-up ng Blacklist International pagdating dun sa teamfight. Pero rin 3 na mangyayari. Cole, tusok pa rin na makakuha. Oh, pero God. Ngayon nag-1v1 na sila. Naghahanap sila ng pwedeng kunin. Pero andyan naman yung guiding wind para i-guide si Wise pabalik. Oh my But Echo, without turtle take, patuloy lang naaangat yung kalamangan nila. Akala ko yun na yun para kay Edward at kay Oh My Venus. Final slash sabay lipad ni ng Reyna. At akala din natin makakaisa na si ang Blacklist dahil umikot na si Carl Tizzy. Anong klaseng confidence yun, Wolf? Well, alam nila na lalamang sila sa levels with Carl Tizzy that you saw. At pati na rin yung idea na hindi pwede bumabad yung Blacklist kahit si Wais, di ba? Dahil sa early death ni Wise, hindi siya ganun kakunat at kahit pa pares kayo ng level or at least one level ahead ka, if ultimate pa rin yun, di mo pwedeng babaran. Uy! Pamula kay Yawi, pero na-cancel siya dito. Wow! Na-cancel siya dito, pero nakuha nga ng kill off cam. Uy! Doon si Benny Cutie sa may badang ibaba. Pero si Wise naman ngayon, pilit atang papalag. Oh My Venus. Nagamit niya na yung kanyang flicker. Grabe. Pero andun pa naman yung ipe. Tapos nandun sa dulo. Nasa kanto ng real world manipulation. Kaya hindi na nakawala pa. Iba yung pinapakitang form ngayon ng mga orka. Ayaw nilang tigilan. Ayaw nilang tigilan. Ang Blacklist International, akala mo cooldown na magbabak. Hindi pa rin. Laban pa rin. Parang ang... para bang hindi na nagkukulda ng mga skills nito eh. At saktong-sakto nandun si Benny Cutie na nanalo dun kay Owl on that level, I think a level 4 sila noong time na yun, or level 5. Nanalo siya dun sa 1v1, which meant na nung umikot si Oh My Venus or nag-out siya after nung kanyang circling eagle, papunta dun sa kanan, nahabol pa rin siya ni Benny Cutie. So extra damage yun. Then Sanji landing yung ultimate niya na perfect na top. Dalawa'y tinamaan na heavy spin yung isang member, pero napatay pa rin nila doon si Oh My Venus. Smart decisions mula sa Echo once again. Eto na naman. Babanatan ngayon si Wise. Kalahati ang buhay ni Wise ngayon, ha? Grabe naman yung tapang dito. Nangga-gangster yung Echo. May buwelo eh, no? May buwelo yung Echo na parang, uy, game ba? Uy, game pala. Game natin Ang aga nung Ice Queen 1 kay Sanji. 4 minutes. Sobrang bilis nakapag-ipon ng gold upang makabili. Okay. Yawi naman dito maaaring ma-burst down. May flicker pa siya. Ooh. At siya ay makakatakas pa. Oh, ganun ka-confident ang kupunan ng mga orcas. Pero pamanatan ngayon si Carl Tizzy. Carl Tizzy, ikot palayo. Wala na naman siyang ikot, ha? Nanggigigil na ang Reyna. Let's see.
Beautiful final slash, pero ready naman yung flicker. Oh, may Venus naman dito, nakabangan ng electrifying beats ni Sanford. Walang kawala sa batang makulit. At retry na naman ni Carl Tizzy. Pilit dito magbaback away yung members ng Blacklist International. UN apilito mag-wakes by wakes. Pero may Sipa mula kay Yawi. At nakaabang na yung barrel ni Benny. Kada minuto may kill tayo na nakikita para sa Echo. Sumusubok ang Blacklist International ng mga attempts. Pero pwede nating sabihin na para bang hindi sync yung mga pasok nila. Sinubukan nila si Yahweh, pero napakaraming nangyari. Paka-explain naman sa amin. Maganda yung final slash na makikita natin mula dito kay Edward, pero instantly nakatakas na din si Sanji. And Carl Tizzy, tita-timing niya yung sanyang spell, yung kanyang slam para dun sa retry so that he will have extra damage. At tingnan mo naman yung Sipa, nakahandaan at nakaabang. Yung Renner Ultimate mula doon kay Benny na alam natin na sobrang yaman na rin yun. With the Blade of Despair, matutunaw talaga nila dito si Wais. Grabe. Sumubok ang Blacklist International dito na medyo agresibong lineup dahil sa pokes na meron. Oop. Pero parang na-outpoke sila. Look at this. Yung mga pokes na ginagawa nila, nakakatakas. Mm-hmm. Nakakatakas si na Carl. Lumulusot eh, no? Wala. Nadudulas. Parang walang lockdown dito rin kasi ang Blacklist International. You have a joy. And this is an Akai na isa lang yung dash na nabubuhay sa kanilang mga attempts. Kaya nga nahihirapan talaga makakuha ng kill ang Blacklist International. Dahil wala yung hold, pero na-cancel sila lahat bigla dahil lang sa heavy spin ni Carl Tizzy. Pero hindi pa rin nag-overextend basta-basta. Actually, nag-overextend niya yung Echo. Oh, pero alam nila yung kapasidad kung gaano sila katagal pwede magstay at kung kailan sila magmamamba out. Oh, it's the same story as game 1 and game number 2. It's about the attack. The best attack is your way to victory. It's about the mechanics. Let's look at the items. Any specific items this time? Blade of Despair, tas papalapit na sa more penetration damage ito si Betrix, which means na yung alley-oop, yung Sipa, na deliverin mula kay Yawi ay automatic makakuha sila ng kills. And makikita din natin dito na nag-casual defense items, pareha si Sanford at si Yawi to account for dun sa mixture ng damage ng Blacklist International. By the way, yung kaguluhan na nangyari sa may gitna, pag-push! Yung Ergo! Sabi yung ginawa nila dito, knock up! Pero may follow-up naman si Yui dito. Prevented airstrike, but again, Carl Tizzy pa rin ang mamamayagpag pagdating dun sa retrihan. Tapos makukuha niya yung kill on twice. Naipit naman dito si The Queen sa may bandang gitna. At si Edward ay abulin pa. Owl dito, sobrang low na. Si Sanji nakaabang pa. Benny Cutie for the final kill dito sa Echo. Pero si Edward hindi ata napapakawalan. Huwag gusto lang kumuha ng wipeout. Pero makakatakas nga ba? Edward dito, mapapaflicker pa atras. Binalikan niya si Benny Cutie. Pero ngayon, tanong, makakatakas pa ba? Pero hindi! Apat laban sa isa, hindi na talaga kinaya. Ang Pasay City ay unti-unti nang nagiging the highlight city mula sa mga Orcas. Ang daming mga nahuhuli at hindi tumatapos. Hindi natatapos ang laban! You have to say na maganda naman sana yung start para doon sa Blacklist pero wala silang enough na damage. At matagal din nila bago na patumba doon si Yawi. Nakon ka Cassive Blast ngayon, hindi siya naka-tenacity. So in a way, parang pwedeng-pwedeng siya mapala siya Blacklist. Kaso nga lang, yung spacing at yung aggression ni Sanji, tingnan mo naman! Ito yung literal mapapasubra ka naman! Wala talagang pahinga yung kanyang real-world manipulation. Tapos naipit pa nila din si Edward. Dumulas man, pero nakaabang yung pagpitik ng gatilyo at rinig mo ang hakbang mula dito sa mga Orca. Oh my, kailan ba natin makikita dito yung ube timings? Dahil sabi dito ng Echo, wawaraki namin ang ube dahil hindi nila pinagpapahinga ang Blacklist International. Hindi rin naman nakakakuha ng magandang farm si Owl dahil tuloy-tuloy ang aggression ng Echo. Glowing and Ice Queen Wand available para kay Sanji. Yung nakita niyo yung combo niya, 'di ba? Parang yung crystal muna. Si Owl! Oy! Nagkamali ata siya ng binisita dito pero hindi naman naipasa ni Yawi yung tamang angulo. Feathered Airstrike, siya pa ang na-punish. Medyo napasama ang pagpasok ng Echo doon. Mahahabol din dito si Sanji, nag-all-in na ang Blacklist International. Forced to use the real-world manipulation para lang dun sa extra shield. Sanford naman nakaabang ang call ng Echo. Palagad natin to. Dalawa ang naipit. The Queen at si Zero. Pero ngayon, unstoppable na ang bagyo. At tuloy-tuloy pa rin sila. Parang all-star weekend na dere-derecho ang pag-shoot ng mga bola. Dire-direcho mga pass break. It's about the Express. Echo Express is here. House of Highlights yan ang una sa mga na-nickname natin doon sa Echo at yung pinapakita nga nila kabila ng mga ganda mga plays
Sabihin natin yung kay Yawi, wala kasi siyang flicker doon, so hindi siya maka-TikTok play. Pero yung kaguluhan na nangyari na yun, napag-go niya kay Owl, napakomit doon si Sanji, napaganda pa rin para sa Echo Yawi, dahil naging sulit yung talon ni Curtis na nakaipit ang dalawa. Hala, hindi pa tapos! Kakatapos mo lang mag-explain, Wolf, laban na agad! Nakahanap talaga sila ng gulo dahil palagi nilang ginagamit yung mga ultimates na nagku-cooldown. Sanji! Keyword manipulation, may ipit na naman yung tatlong miyembro ng Blacklist International. Matitakedown nila dito si Edward, pero may feathered air strike for the clapback. Pero triple kill na ang bagyo! Mukhang signal number 5 na to! Oh my, napakabilis pa! And look at the recalls! Benny Cutie, ang bagyo ay dumediretso na papuntang base ng Blacklist International. Ano ba tong MLBB na napapanood natin? Turbo mode ba to? Turbo mode! Parang naka-times 2 eh. Iba ang pinapakita ngayon ng Echo, lalong-lalo dun sa mga naunang rotations nila. And who would have thought na etong si Cartesi na may utility jungler ay pwedeng laruin ng ganito ka-agresibo. And Echo, taking advantage nung sa idea na walang Franco or walang Kaja this particular game, nakuha agad nila yung Joy. Walang pang-lockdown! Okay. Napakaganda final slash mula dito kay Edward. Cartesi matitakedown nila finally! Pero ngayon si Sanford naman ay napa-electrifying beats kaya sobrang bilis. Walang tinamaan sa Appraiser's Wrath, pero successful ang Blacklist International sa kanilang defense. Ito hinahanap natin para sa Blacklist International playmaking ultimates. Edward, utilizing yung Arlott, napakabilis ng final slash, hindi man lang nakareact si... Oh my God. What? Wala, Wolf, hindi ka na pinag-explain. Hindi ka na pinag-explain, Wolf. Kailangan mo na rin bilisan. Nag-a-agree ako sa'yo. Yun na sana, si Edward, si Agent Zero na sana. Let's look at that once again. Benny Cutie, nilinya. Oh, at nakaabang may nakalatag kasi. Back! Tas may apoy. Grabe naman yun. From downtown, Benny! From the logo! From the logo shot! Mula dito sa Echo. Kung akala nyo, puro lang kami dakdak, kaya din namin trumes. Min, half court nga tayo ni. Half court? Ang layo nun Max eh. Parang distance. Sinetapan muna eh. Oh my G. Again, going back to Agent Zero. Nag-slash na naman siya. Sumusubok si Edward, sumabay. Sumusubok siyang sumabay, pero... Wolf, hot, Sandy, 10K gold lead. Hot hands ngayon si Benny. Tumatama yung kanyang mga sniper shots. At dahil dun sa lead na meron dito yung Echo, kailangan i-take note na Heptasis, Blade of Despair, Malefic, and Hunter Strike. So, dahil dun sa mga passive na meron kang pwedeng i-combo with yours, PS kanaita nyo naman eh. Si Oh My Venus nung tinamaan half HP and that's supposed to be a roam na naka-dominance ice. Pero etong si Yue, pati etong si Owl, hindi pwede talagang tamaan ang ligaw na bala ni Benny. Surely, nakita nyo naman kung gaano ka kaya na 100-0 yung mga heroes ng ganun kadali. Ito yung mga type ng game na kung nanonood ka ngayon sa mga bahay nyo, marirealize mo na, marirealize mo na na bawal na ba ako mag-slow hands? Kailangan ko ba mag-pass hands? Hindi na ako pwedeng dumino hands dito. Okay. Yeah. Yung tingin nakakatakot, pwedeng gawin kasi ni Sanji since may Ice Queen 1 na siya tas may apoy, pwede niyang ilatag na lang yung Nova tapos kasi dahil may slow yon, tapos may Ice Queen 1 pa, parang extra yun para kay Benny. Na mas ano, easy target. Easy target. Kasi mabagal eh. Mm-hmm. Oh, ito yung mga type ng plays na ginagawa ng Echo na kulang yung pinipindot. Yung tipong pag-jit kondo mo, altab ka, TikTok. Para lahat ng pinipindot mo, talagang damang-dama mo. Yung ano, nag-check ng item sa shop kahit wala namang bibilin. Kahit wala namang bibilin, pindot ng shop. Ganon kakulang ang pinipindot ng mga Orcas. The question is, what is the plan for Blacklist International? They have the Parsa, the spam. They have Edward for the counter-initiate. Nandyan din si King Wise. Kaya bang kumapit dito ng mga agents? Kailangan nilang sumigaw na defense. Defense! Defense! Yun eh! Yun na dapat yung sigaw eh! Kasi defense is the best offense na madalas ginagawa ng Blacklist. Tama. For what? 2 years in a row? 2 to 3 years? Kaso nga lang, offense daw, sabi ni Yawi! Pasak agad! Mula doon kay The Queen! And si Wise naman, mapapap yung immortality! Sanford! Owl naman dito! E magsisimil kwago na talagang aabuti na sa dulo! And yung Echo ay kukuha na naman ng isa!